So here we are again mga kaergan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mag-assemble po tayo ng isang phantom ngayon mga kaergan. Dahil mapapalaban na tayo sa mga target natin. Medyo minsan pinagtatawaran lang nila yung caliber 177. So subukan naman natin ngayon magbuo ng phantom. Lalagyan natin ng caliber 25. Yan mga kaergan. 0.25. So ang ilalagay natin na regulator, pagsamantala mga kaergan, lagyan na lang muna natin ng China 1/8 output. Ayan, at saka lalagyan natin ng 0.5 na CF tank mga kaergan. Ayan. So titirahin natin mga kaergan. First step mga kaergan, ilalagay natin itong plenum niya para may ilagay natin yung regulator, and then maglalagay tayo ng tank tester. Lalagyan natin ng hangin para ma-check natin, tapos saka natin lalagay yung tanke niya talaga at saka yung mga barrel niya. So before natin ilagay, dapat malinis yung mga piyesa na ilalagay natin, tapos maglalagay din tayo ng oil na konti lang, konting-konti lang mga kaergan. Para pagbabaklasin din natin, minsan kumakapit na ano, pag ano, yung mga o-ring. Bigyan lang natin siya ng konting baon niya na langis. Konting-konti lang. So, mahigpit na mahigpit siya, mga kaergan. I-fitin ko sa 2 hours later. Fit natin. So ayan mga kaergan, ikabit natin yung plenum, pero napalaban tayo ng konti dahil medyo malaki yung thread nya. Kaya ginawa natin, pinalis ko na lang yung thread nya tsaka dun sa mismong lagayan ng o-ring, kasi talagang mahigpit siya mga kaergan. Kaya ayan, pasok na siya. So next step natin, ilalagay natin tong regulator. So para sigurado tayo mga kaergan, maglalagay na rin tayo ng kahit maliit na o-ring dito, pang backup niya dito sa plenum niya. Ayan. Kasi iba rin yung sukat sa loob niya. Hindi tulad dun sa design ng offset. Kasi plenum siya, tabos sa hanggang sa loob. Kaya magkaiba sila, kaya kailangan natin ng backup para sigurado na. So maliit lang kaergan yung ilalagay natin, dahil backup lang naman siya. Ayan, hand tight lang mga kaergan yan. Fit na fit. So next step, tank tester, para testingin natin na kargahan ng hangin. Mga kaergan, nailagay na natin yung tank tester natin na ginawa natin, na kinumbert na tank tester. Nice. Bago natin kargahan, tanggalin natin yung
pin ng ating regulator. Yan. Yung nasa loob nito, mga kerga. Kasi wala na yung magpupus sa kanya na hindi tulog dun sa mga offset na may nagpupus sa pin. So hindi ito magre-release ng hangin na papunta sa loob pag meron ito. Ito. So tanggalin natin ito, mga kerga. Tsaka yung spring niyan. Ayan. Pinapaalala ko, mga kergan, dahil kinargahan ko kanina, nakalimutan kong tinanggal. Kaya ang bilis na puno yung 3,000 natin. So yan, kakargan ko, mga kergan. So kahit bago, mga kergan, hindi mawawala yung tinatawag natin leak test. Ayan, nag-leak test tayo. May bumubula dito, pero dito lang sa may kanyang tank tester natin. Dito wala. So ayos, mga kergan. Okay lahat yung receiver natin. So ang output niya 1.8, mga kergan. So i-discharge na natin, tatanggalin na natin to, sasalpak na natin yung barrel at saka tank. Ayan. So ilalagay na natin ng pa isa-isa, mga kergan, yung tangke. Maganda po itong klase ng tangke, kaya lang talagang may medyo kamahalan po, mga kerga, yung tangke na ito. Tapos itong barrel, mga kerga, caliber 25. So maghanap pa tayo ng ilalagay natin ng o-ring. Ang gita awan natin. So bigyan natin siya ng baon niyang oil, konti lang. So ayan, mga kergan, pinasok ko na yung dapat ipasok. Ayan. Natin yung tactical bat niya, mga kergan. So i-align din natin yung mga kergan. Actually may guide to. Holding siya. Ayan, so
lagyan natin ng hangin mga kaergan. Samahan nyo lang kami hanggang sa pag-testing natin. Tetestingin natin ito. So, ayan mga kaergan. 1.8 PSI output tayo dito. Magkarga muna tayo ng 3.5 lang muna. Ayan. So, tetestingin natin. Puputukin natin para ma-check kung ilang FPS. Susukatin natin yung FPS niya, mga kaergan. So, magre-reload tayo mga kaergan. Ito, may simpleng panukat lang tayo. Siat mga kaergan. So 225 MPS siya mga kaergan. Pag i-convert natin to sa FPS, nasa 700 plus lang. I-check natin ulit saka tayo mag-a-adjust. Mga kaergan, MPS tayo. So naiangat na natin konti ang power niya mga kaergan, 800 plus. So linagyan ko muna ng 329 na discovery scope. Tetestingin namin sa baba. So tinesting natin siya mga kaergan sa 30 meters at saka sinubukan ko rin sa pangmalayuan, mga more than 100. So yung impact niya malakas pa rin kahit mahigit 100 ang power niya mga kaergan. Pero yung groupings hindi natin makita dahil malayo, pang 50 yung tinarget ko na doon sa may putol na kahoy, tapos doon sa pang 30 meters sa dahon lang, hindi tayo nakapagkabit ng side cam, madalian lang naman na kinabit. So dito ako nag-zero kanina mga kaergan. Ayan. Ito yung tama. Napakalayo mga kaergan. Kumbaga hindi pa zero talaga, pero nung nai-zero na natin, malapit nang nai-zero dito. Ayan, dito na yung target natin. Ayan. So mga 5 pesos siguro yung groupings niyan mga kaergan. Subukan natin kalkalin. Medyo gaano bumaon dito mga kaergan. Nakita ko yung bala. Yun.
So ito yung bala mag air gun. Ayan. Yung caliber 25 natin. Malambot kasi yung tinamaan ka air gun, kaya ganyan ang itsura niyan. Pero pag natigas siguro, ewan ko na lang, halos wasak yung kahoy na pan air gun. Ito. Hindi ko na matandaanan kung ilang shot to mga kergan, pero minimum of 5 to. Mga 7 siguro, 8 na putok dito. Ayan, tapos yung tinesting natin kanina sa more than 100 dun sa kabila. Dun sa kabila. So yan po ang groupings niya sa caliber 25. May mga tinamaan din po ko doon na pinag-test nila. Ayan. Putol na kasi to mga kergan yung dulo nito. Bali papatumba na rin tong kahoy na to. Kasi sira na rin. So, yun po ang review ng ating Phantom caliber 25. Short video lang po na review. Mabilis ang pagbuo din dahil apat nang masubukan na kaergan. Ako po yung nagpapasalamat sa mga walang sawang manonood, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating mga kapwa kaergan na laging sumisigaw sa atin. Sinashout out tayo na tumutulong na iangat ang kanilang mga kasamahan. Shout out sa inyo mga sir, mga hunter. Isa po kayong tunay na mga hunter, tinutulungan nyo po ang yung kapwa kaergan, kapwa hunter, para may angat ang inyong mga kasama. So dun po sa mga bago pa lang napadpad sa aking channel, please subscribe po at click the notification bell para updated po kayo sa ating ginagawang video. So medyo napagod tayo mga kergan, medyo paangat. Shout out tayo kay Sir Turogidyo. Shout out sa iyo sir, tsaka kay Rolando Apayaw. Shout out sa iyo sir, kay Balagbag Hunter, Malawig Hunter, kay Kabangbang, at sa mga nasa listahan kasi yung mga iba mga kergan. So shout out ko po sa mamaya mga kergan. So pasensya na po, nakalimutan ko yung ibang mga pangalan nyo. Maraming salamat po. So medyo hiningal tayo mga kergan, pero tutuloy natin yung shout out natin. Ito, may ayuda tayo galing sa mga neighborhood, mga kaergan. Shout out kay Chris Silang Vlog. Shout out sa iyo sir, kay Master Kulaki Hunter, kay Kabagis Hunter. Yan ang nagkat, ipanaghananting magtawa guys. Mayat data panagsolo solo flight mo nga panagtuntunong dita kubong. Shout out kay ang pobreng Siano. Shout out sa iyo bagis, kay RG Scope TV, kay Auntie Elvira Tapgos ng Paway, Ilocos Norte.
kay Wilson Balais, kay Auntie Aning, Anita Aboy, ako, kay Bagis Nelson Aboy. Shout out sa inyo mga sir, ma'am, auntie, iikit. Miss na miss ka na namin kayo diyan sa Ilocos. Shout out sa inyo. So ang tunog niya mga kergan, solid na solid. Ayan. Pag mabibitin pa dito mga kergan, itataas ko pang output dito. Susubukan ko pa sa 2000. Pero sa 1.8 solid na solid na mga kergan. Tunog pa lang eh, talagang dinig na ang power niya. So ang lakas mga kergan, wala kasi pang silencer. Pin type ang ilalagay natin dito kasi sayang naman pag mag-trade na naman tayo dito. So ayun, maganda siya mga kergan. Gusto nyong umorder ng Phantom, PM nyo lang si Bagis Jepret mga kergan. Green Walter yung barrel nya, bali 19 inches lang. Ayan mga kergan. So pag prepare na tayong maigi mga kergan, dun natin makikita yung groupings niya talaga na makikita nyo. Kasi ito panandaling lang, hindi tayo nakapaglagay ng mga papel na target natin para makita nyo. Pero atat na kasing testingin mga kergan, talagang solid na solid ang power.